Magkatuwang na ngayon ang 69th Infantry Cougar Battalion at Public Employment Service Office o Peso Castillejos sa paghikayat ng mga Sambaleños na lumahok sa Peace and Community Empowerment Program. Bunga ito ng isinagawang information drive at pakikipagtulungan ng 69IB sa naturang tanggapan sa pangunguna ni Civil Military Operation Officer 2nd Lieutenant Crisha Karel Sibal. Dahil dito, inaasahan ang paglobo pa ng mga individual na mag-a-apply sa ilulunsad na mga skills training sa ilalim ng PACE sa Luzon. Batay sa tala, nasa mahigit 109 na individual na mula sa 6 na batch ng PACE ang nagtapos ng pagsasanay sa masonry, scaffolding, carpentry at industrial sewing na siya namang naka-employ na ngayon sa DATM Construction Company at iba pang kumpanya sa Metro Manila. Sa katunayan, isa sa mga katutubong ETA na benepisyaryo ng PACE at kasama sa Batch 3 ang isa na ngayong TESDA accredited, certified welder at priority para sa employment sa ibang bansa. Ang PACE ay isang uri ng Train for Work program kung saan pagkatapos ng pagsasanay ay may naghihintay na agad na trabaho sa mga benepisyaryo. Maliban dito, makatatanggap din sila ng iba't iba pang benepisyo gaya ng libreng medical at passport assistance, libreng NC2 assessment, national certificate at accommodation habang sila ay nasa training na may kasamang libreng pagkain at hygiene kit. Ang PACE na inilunsad ng 702nd Infantry Defender Brigade at Career Builder Skills Training and Assessment Center Incorporated ay may layuning tugunan ang kawalan ng trabaho lalo na sa mga geographically isolated at conflict-affected barangays sa Pangasinan, Tarlac, Bataan at Zambales at kinaluunan ay sa Kalakhang Luzon. Muling magsisimula ang 7th batch ng PACE na magsasanay sa masonry, scaffolding at carpentry. Tuloy-tuloy naman ang pakikipagtulungan ng 69IB sa Peso Castillejos at iba pang ahensya ng gobyerno para maipalaganap ang benepisyo ng PACE at mas maraming kababayan ang mabigyan ng magandang kinabukasan. Mula dito sa lalawigan ng Zambales, ako si Justin Ann Audencial, ang inyong kaugnay.